Kamustahin naman natin ngayon ang sitwasyon sa mga paliparan. Nagbabalita ng live mula sa NAIA Terminal 3 ang aming correspondent Stanley Gahete. Stanley, kamusta na ang sitwasyon dyan? Noong nakaraang linggo hanggang kahapon dito sa NAIA Terminal 3 para sa domestic flights ay naglalaro sa 19 hanggang 20,000 mga pasahero ang lumalabas ng Metro Manila. Mas mataas na nga ito ng 6,000 simula noong December 1 at ayon nga sa tatlong airline companies na Philippine Airlines, Air Asia at Cebu Pacific ay almost fully booked na at nasa 90-95% na ang load factor ng karamihan ng mga flights ngayong buwan hanggang Enero sa susunod na taon. Dagdag ng mga airline, medyo mahirap na makakuha ng ticket ngayon sakaling naisin ng pasahero na umuwi sa probinsya ngayong Pasko. Pwede bisitahin ang kanilang mga website para malaman kung may available seats pa. Naglalaro naman sa 8,000 hanggang 11,000 ang bilang ng pasahero para sa international departures dito sa NAIA Terminal 3. Sa kabuuan, base sa tala ng Manila International Airport Authority o MIAA, nasa 744,000 ang bilang ng umaalis sa domestic passengers simula noong December 1 para sa Terminal 2, 3 at 4. Mas mataas ito kumpara sa bilang ng arrival na pumapalo sa halos 688,000 ngayong holiday season. Naglalaro naman sa 8,000 hanggang 11,000 ang bilang ng pasahero sa international departure flights mula December 1 hanggang December 21 sa NAIA Terminal 3. Sabi pa ng MIAA, sa kabila nga ng sunod-sunod na biyahe ay wala naman naitalang long delayed flights sa kanilang mga schedule. Hindi rin mahaba ang pila ng mga pasahero sa check-in counters. Nakatulong daw kasi ang pag-alis sa X-ray machine sa entrance gates dito sa airport at diretso na nga ang pasahero sa check-in counters. Marami rin ang inagahan ng pagbiyahe para makaiwas sa mga buhol-buhol na trapiko sa mga kalsada. Medyo hindi na hassle, maluwag na. Nung pagdating mo, pipila na lang, papasok na agad doon na pa sa loob. So mas okay yun, sir? Mas okay. Para sa akin, mas convenient yung walang x-ray sa front kasi hindi na kailangan yung mga bagahe ko ibaba tapos iba ilalagay sa x-ray. Kapansin-pansin ang mainit na temperatura dito sa loob ng NAIA Terminal, particular na sa public areas. Pero nangako naman ang pamunuan na aayusin nila ang cooling towers dito. Kanina ay sinubukan naming bumaba sa check-in counters para alamin kung maayos at hindi mainit ang kalagayan. Masasabi namang maayos at hindi naman maalinsangan. May pila ng mga sasakyan bago makarating sa NAIA Terminals dulot ng holiday rush. Asahan na ang mabigat na daloy ng trapiko papuntang airport. Payo ng mga otoridad sa magbibiyahe, agahan para hindi mahuli sa schedule ng departure. At yan ang latest dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Pia. Stanley Gahete, nag-uulat.